Magandang umaga po sa inyong lahat at ito naman tayo, handang magpuri at sumamba sa Lord sa pakikinig ng kanyang salita. Tayo muna ay panandali ang manalangin sa ating Panginoon. Panginoong Hesukristo, sa oras na ito, O Diyos, mangusap ka sa amin at kami po'y hamunin mo, O Diyos. Gamitin mo ang inyong buhay na salita upang amin pong masunod ang inyong kalooban. Maraming salamat, O Diyos, at basbasan mo, Panginoon, ang inyong pinunasan na pong salita sa umaga din ito. Ito pong aming samot na langin. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat muli, mga kapatid. I'm so happy to see you in our service today. At dala ko po ang isang mensahe. At ang mensaheng ito ay patungkol sa gantimpala. My reward. No? In the book of Psalms 19:7-11, ito po ang sabi po, no? The law of the Lord is perfect, reviving the soul. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, nagsasauli ng kaluluwa. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay at nagpapapantas sa hangal. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. Ang tuntunin ng Panginoon ay matuwid at nagpapagalak sa puso. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. The fear of the Lord is clear, enduring forever. Ang takot sa Panginoon ay malinis, nananatili magpakailanman. The ordinances of the Lord are true and righteous altogether. Ang kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Dito po makita natin at marinig natin yung sinabi po ng psalmist that he uses 6 different words to describe the law or the word of the Lord, and also 6 different effects which it has. So, ang salita ng Panginoon, tinawag po ng maraming pangalan, pero ito po ay tungkol sa salita ng Panginoon. The law of God is teaching in its fullness. Sa kanyang kapunuan, makikita natin na ang batas ng Lord ay tinuturo niya sa atin. God has taken the trouble to make himself known to man. Mapapansin natin po sa sinabi po rito ng sumulat ng mga awit na ito tungkol sa Lord ay ito po ay para mapakilala ng Diyos kung sino siya. And the law is his self-revelation. Ito po ay para magpakilala siya ng kanyang sarili ay ginamit niya po ang kanyang salita. For God reveals himself in action as well as in words. So, hindi lang po sa salita nagpapakilala ang Diyos, pati na rin sa kanyang mga gawa. And the perfect means tamim. Ito pong salita na to used to describe the sacrifice without spot or blemish and fit to offer to the Lord. So, perfect po mga kaibigan ang salita ng Diyos. Ibig sabihin po, this is complete. The law is the complete revelation of the will of God and beyond which nothing more is necessary. Wala na pong ibang pamamaraan para makilala natin lubusan ng ating Diyos maliban sa kanyang salita at patotoo. It revives the soul, ang sabi. The law of the Lord is perfect, revives the soul. Refreshes the soul, in other words. So in other words, mga kaibigan, nagsasauli sa ating kaluluwa. Now, sinabi po sa Jerusalem Bible, sinabi po translates the same phrase as new life for the soul. Bagong buhay sa ating kaluluwa. Yan po ang naidudulot ng salita ng ating Panginoon. That's why in verse 10, kung ating papagpatuloy, ating pong makikita sa ating mga Biblia, na it says, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter than honey and the honeycomb. Nga pinipitang higit sa ginto, oo, kaysa higit kaysa maraming dalisay na ginto na lalong matamis
kaysa pulot at pulot pukyutan. Lalong mainam kaysa pulot at pulot pukyutan. Now, kung ating pong papansinin, ang sabi po sa ng psalmist, kung gusto natin yung ating buhay ay magkaroon po ng katuturan, malinaw po na kailangan po ang salita ng Diyos sa ating buhay at higit pa raw po sa ginto ang ating pong dapat naisin, hanapin, pitahin, kundi yung salita ng Diyos. Higit raw po kesa sa ginto. And verse 11, this is where my message will center. Moreover, by them is thy servant warned. In keeping them, there is great reward. Yan po ang aking pong gustong ipangaral sa umaga ding ito. O umiikot po dun sa gantimpala. Dun po sa mga tao raw, ay sabi po rito, higit dito'y sa pamamagitan sa mga iyo'y nagpapaunahan. Ang iyong lingkod sa pag-iingat sa mga yaon ay may dakilang gantimpala. In other words, the servant is warned in keeping them, or keeping what? Keeping the word of the Lord is great. There is great reward. And the psalmist look forward to this reward if he faithfully kept the law. Malinaw po na in keeping them, in keeping the law, there is great reward. So, napakaganda ng sinabi po ng salita ng Diyos dito na kung sino raw po ang mag-iingat nito sa kanilang mga buhay ay meron pong dakilang gantimpala. The psalmist look forward for this reward. In fact, yung sumulat po nito ng mga sitas na to sa Biblia ay siya rin po ay naniniwala na mayroon pong gantimpala na manggagaling sa Panginoon. The Bible supports the reward motive. Ang motibo na pagbibigay ng gantimpala dun sa mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay makikita natin kahit sa Bagong Tipan. In the book of Mark 9:41, ito po ang sabi, no? For whoever gives you a cup of water to drink in my name, because you belong to Christ, assuredly, I say to you, he will not by no means lose his reward. So when we talk about the reward motive, ang Biblia po ay sumusuporta rito na pagka tayo ay nakasunod sa tinatawag na kondisyon ng ating Panginoon, naroon po yung reward na naghahantay sa atin. In the book of Luke 22 and 23, allow me to read it to you today. Ito po ang sabi, blessed are you when men hate you, and when they exclude you, and revile you, and cast your name as evil for the Son of Man's sake. Therefore rejoice in the day, and leap for joy. For indeed your reward is great in heaven. For in like manner, their fathers did to the prophets. So malinaw po, no? At ito pa po, no? Luke 6:33 to 35. Ito pa. Same chapter. Ito po. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those whom you hope to receive back, what credit is that to you? For even the sinners lend to sinners to receive as much back. But love your enemies, do good and lend, hoping for nothing in return, and your reward, ayan, will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the unthankful and evil. So malinaw po na sinasabi po rito na pag sinabi ng Bible, ng salita ng Diyos, ng batas ng Panginoon, kanyang alituntunin o yung kanyang patotoo, na meron pong nakahandang gantimpala sa mga taong mag-iingat nito, ay umasa tayo na meron nga, dahil po tapat ang siyang nangako. Now, what does the psalmist expect and will receive upon keeping God's word? Ano po maaasahan natin, batay po sa versikulo na ito, na nagsasabi, in keeping the word of God, there is great reward. Number one, mga kaibigan, there is the reward of experience, which comes to a man from the enjoyment of the law. Meron pong magandang karanasan, meron ang tao, batay sa kanyang pagsunod at pag-ingat ng salita ng Diyos. The man who is disciplined,
who in devotion and who is in dedication lives well has a joy that slack living can never bring and have. Kung ikukumpara mo ang taong may disiplina, meron po siyang devotion sa Lord, meron po siyang dedikasyon, hindi mo makukumpara yung kanyang kasiyahan, kagalakan dun sa tao naman na bulagsak ang buhay at wala pong malasakit sa kanyang kinabukasan. Ibig sabihin, magkaibang magkaiba ang direksyon ng buhay ng taong nag-iingat ng bilin ng Diyos sa kanya kesa sa taong sumasalungat sa salita ng Diyos. So that's number one reward. In fact, mga kaibigan, bago ko po ituloy itong I have six, in fact, rewards that we can enjoy as believers and disciples of the Lord. But come to think of it, yung makakilala tayo sa Diyos, no? Yung makarinig tayo ng salita niya and be part of His kingdom is already a reward, no? Kasi doon pa lang na makilala mo siya, nandoon na po yung tinatawag na relief o nandoon na po yung kaluwagan na ikaw ay napalayo na sa kapahamakan. Pero on top of that, napakarami pong mga rewards, katulad po ng sinabi ko kanina, yung karanasan po na magandang karanasan na nararamdaman ng taong sumusunod sa Panginoon. That's number one. Now, number two, there is the reward which comes in ever new strength, new joy, new wisdom, and new enlightenment. Ibig sabihin, ang gantimpala ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan, bagong kagalakan, bagong karunungan, at bagong kaliwanagan, new enlightenment. See, the reward of hard study is the ability to move to higher and harder study. So, kung habang tayo po ay nagsisipag sa ating pagsasanay dito sa lupang ito bilang living a purposeful life in the presence of God, naroon po na umaangat po ang level. Umaangat po, the reward of diligent training is the ability acquired to move on greater demands. Umaangat po sa mas mataas na abot tanaw ng mga pupuntahan. To keep the law is ever so moving to new horizons, wika nga. Ito po ay tayo umaangat at yung ability acquired is to move to greater demands. And ito po, both of understanding and performance. So, nagiging maunawain yung tao, bagong karunungan, nadadagdagan siya, at siya po ay napopromote, in other words. It is a life which is on the way. Ito po ang buhay, mga kaibigan, na may direksyon at may pinatutunguhan. So, hindi po ito yung sinasabi na suntok sa hangin or buhay na bahala na lang kung saan tayo mapadpadyan sa pansitan. There's no such thing to a man who will keep the word of God because the promise of God is clear na nandudun po yung pangangat at yung makabuluhang buhay na naghihintay sa taong sumusunod at nag-iingat ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sabi nga, parating na po sa patutunguhan ang mga taong ginantimpalaan ng Panginoon. Oh, praise the Lord. Hindi po sayang ang kanilang biyahe, ang kanilang mga ginagawa. Thirdly, there is a reward of relief. Meron pong gantimpala ng kaluwagan, which from being protected from taking the wrong way. So, dahil nga ikaw ay sumusunod, sabi nga, more to be desired are this, there are they than gold. Ano itong sinasabing they? The word of God. You know, the precepts of God, the testimony of God, the fear of God. Pag ito pala ay ating iningatan, in-apply sa ating buhay, ito po ang mangyayari sa atin. We will know the right way. In knowing the right way, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakamali na maligaw pa tayo kasi tama na po yung ating tinatahak. At sabi nga po, to know the right way is the first step to taking it. Now, paano mo malalaman na paano ka makakapunta sa tamang daan nga kung in the first place hindi mo alam? So, kailangan malaman mo muna, and then secondly, after knowing it, you will know how to take that right road. So, napakaganda po ng relief na ito.
na you don't have trial and error in order to discover the right way. And it makes, the law makes possible the right decisions as well. Nagkakaroon tayo ng tamang guidance sa tamang mga desisyon. For the man who knows it and determined to keep the word of the Lord. So napakaganda po ng mga tinatawag gantimpala naghihintay sa mga tao na mag-iingat ng buhay na salita ng ating Panginoon. May katuturan ang mabuhay sa salita ng Diyos. Ngunit mayroon pong sumasalungat at mayroon pong kalaban na ating pong babasahin dito in the book of John 8:44 na ito po is sumasalungat dun sa plano ng Lord para tayo ay lahat magkaroon ng magandang gantimpala. Talks about the devil, the book of John 8:44. And the devil was described in this verse as a murderer from the beginning, does not stand for truth. That's who the devil is, because there is no truth in him. Wala pong katotohanan sa kanyang pagiging diablo. He is a liar and a father of it. Ama ng kasinungalingan. Clearly, there is an adversary that can snatch away the reward of the believer. That is why malinaw po na finalo up po ng isang aklat ni Pedro, 1 Peter 5:8, to the believers. At winarningan po ng Biblia ang mga mananampalataya, ang mga alagad ng Lord, na they were exhorted to be sober and be vigilant, yung gising at mapagbantay. Because the adversary or the accuser or the enemy, the devil, walks about like a roaring lion seeking whom he may devour. Hinahanap niya, mga kapatid, yung gusto niyang idamay sa kanyang masamang plano. At the word devour means to simply consume, or sa Tagalog ay lamunin, ano? And that is something that is a something that really goes against the plans of the Lord, no? Also, as an accuser in Revelation 12:10. Yung accuser po, yung nagbibintang at nagpaparatang. In fact, the Bible says in Revelation 12:10, the devil does it morning, day and night, accusing the brethren. Binibintangan niya at inaakusahan niya. Kaya ito pong ginagawa ng Diablo, malaking kaibahan po sa layunin at plano ng ating Panginoon. He is the tempter as well. Nanunukso po. Binubuyo niya in tao at gusto niya magkasala ang tao, at gumagawa po siya ng mga hakbang para ang tao ay mapalayo sa Diyos at makasama niya sa impyerno. The Bible says that the devil is a proponent of four obvious infraction, mga kaibigan, like procrastination o yung pagpapaliban ng mga importanteng desisyon. Katulad kunwari, nakarinig ka na ng mensahe, ang ginagawa ng mga alipores ng Diablo, kasi ang Diablo naman, hindi naman siya nasa lahat ng lugar. Pero dahil po marami po siyang dala sa kanyang krusada, at a third of the angel was cast down on earth, no? Pinatalsik ng ating Panginoon ang a third of the angel. So you can just imagine, napakarami rin po nila. But we can say that they are not in all places, but sa dami nila ay pwede po sila talagang manukso, pwede po sila magpahina ng loob ng mga mananampalataya, at they can let people procrastinate, like those who should be accepting the Lord already. They will whisper a suggestion in the ears and suggest doubts. Anandiyan din po yung padalian, yung is, no? Yung sinasabi, yung buhay na walang effort, yan po ay gawain rin po ng Diablo yan. Hindi ibig sabihin na masarap ang relaxation, puro ganun lang ang magiging buhay ng tao. Isa po yan sa bitag ng kaaway natin.
Nandiyan din po yung self-indulgence, no? Nandiyan po yung tinatawag na ano, no, walang sawang pagpapakasawa, no, ng sa laman ng tao. That is self-indulgence. At ito, yung pika-apat is rebellion o yung paghihimagsik. Ito po yung mga specialty ng Diablo na ginagawa niya na instead na ang tao ay makinig at sumunod, magpasakop sa Diyos, ay tuturuan niya ito maghimagsik at tuturuan niya yung tao mangatwiran laban sa Panginoon. And how can anyone who is not deceived bear to serve the adversary? Natanong niyo na ba po yung katanungan na yan? Kung ang tao ay hindi naman po siya na nadaya ng kaaway, ay never po siyang masusumpungan na naglilingkod sa Diablo. Kaya lang siya naglilingkod sa Diablo kasi siya po'y nadaya. Siya po'y napaniwala sa maling pangako. At dahil doon, yung tao, dahil siya'y nadaya, akala niya okay pa rin yung terms o yung pamamalakad ng Diablo. Alam niyo ang pamamalakad ng Diablo? Saan ka nakakita na pagka magtatrabaho ka sa kanya, alipin ka niya, number one. Number two, alipin na hindi ka binabayaran. Hindi ka binabayaran, ikaw pa mag-aabono. Bibigyan ka niya ng sakit. Matuturuan ka niya ng bisyo. Gagastos ka ng mga hindi man dapat paggastusan. Pero dahil ikaw ay naging alipin na sa mga bisyo at sa layaw ng laman, at siya rin naman ang pasimuno niyan, hindi ka naman niya bibigyan ng ano eh. Hindi, he's not the provider, no? In fact, pagka ikaw ay napahamak na, na-disown ka na ng iyong pamilya, at hindi ka na katanggap-tanggap sa lipunan, ang pinakahuli, sasabihin niya sa iyo, magpatiwakal ka na lang. Kita mo yan, wala talagang malasakit sa tao. Pero meron pong naniniwala, merong naglilingkod sa kanya, meron pong nakikinig sa kanya. And knowing that he is the father of lies, wala po tayong mahihita kung makikipagtalastasan ka sa kanya dahil wala pong katotohanan na masusumpungan sa kanya. My heart cries for those people who allegedly sold their soul to the devil. Alam nyo, lugi. Luging-lugi. Hindi ka na niya tinulungan, binigyan ka niya ng sakit, iniwanan ka pa niya. Pagkatapos, kung pwede ka pa rin take advantage, eh baka iisan laka pa. See? Wala pong katotohanan dito sa mga sinasabi ng Diablo. And yet, people listen to him. People obey, people, you know, heed his temptations. Kaya nakalulungkot, mga kaibigan, he's good in enticing and seducing people to follow him through empty promises that he does not intend to keep. He bankrupts people. Katakataka, pero ang mga tao, sino ba ang nagturo sa tao na magsugal at mag-ilustay niya yung kanyang mga ipon? Diablo. Oh. Pero ano nangyayari? Bakit nagpapatuloy yung tao ron? Kasi akala niya, kailangan niya yon para siya maging masaya. Pero meron pong sinasabi ang ating Panginoon, purihin ng Diyos, na kung tayo po ay magbabago ng ating pakikitungo at sasabihin natin sa Diablo, who is the father of lies, ang sabi po rito, we can move on the opposite the direction towards the direction of Lord, who is called the father of lights. See? Father of lies, sabihin natin sa kanya, ayoko na sa iyo, dinadaya mo ko, meron akong gantimpala na hindi ko matatanggap dahil sa iyo, ako'y babalik na, manunumbalik ako sa tunay kong ama, walang iba kundi ang ama ng kaliwanagan. The Bible says na ama ng ilaw na walang pagbabago ni kahit anino ng pag-iiba.
Never po nagbago ang Panginoon. Naghahantay ang ating Diyos na buhay sa mga taong tatalikod sa paggawa ng karumal-dumal, kasalanan, yung mga bisyo. Kaya naniniwala ako, ito'y panahon sa atin para magbago na ng ating Ama. No? Alam nyo, sabi po ng ibang katuruan, always a son. Pero kung ang ama mo naman ay Diablo, ay papayag ka ba na manatiling ama mo siya? Yes, ama po siya ng kasinungalingan. Masaya ka sa ganong uri ng buhay? Di ba ga yung puso mo, yung kaluluwa mo na nasa iyo, na made in the image of God, cries out, and you want to worship the true God, none other than the Father of Lights, na hindi po nagbabago. In fact, 1 John 4:4, kung mga tao ay lubhang hindi na po makaalpas sa mga problema ng droga, pakikiapid, pagiging homosexual, or pagiging mandarambong, ay sabi po in the book of 1 John 4:4 that you are of God, little children, and have overcome them. See? And then, because he who is in you is greater than he who is in the world. Greater is he that is in you. Higit pa rin ang Diyos, no? Kesa sa masamang impluensya ng kaaway. Higit pa rin ang magagawa ng Diyos. So, ito po ay paalala sa atin na bagamat mayroon pong malinaw na pangako ang Diyos sa tao na gusto niyang gantimpalaan ang mga taong susunod sa Kanya, ay meron pa rin talagang puwersa ng kasamaan na gustong maudlot ito. At kung ikaw ay nakikinig sa oras na ito, oras ito para ikay magdesisyon na piliin mo ang tamang desisyon. Kasi pwede mo namang sabihin na okay ka na dito sa buhay makasalanan, pero your heart cries out to the Lord. It says, Abba, Father. And your Father is not the Father of lies. Your true Father is the Father of lights. Siya ang Ama ng kaliwanagan. At meron po siyang naghihintay na gantimpala kung ikay magbabalik loob sa Kanya sa oras ding ito. In fact, the fourth on my list with regards to the rewards that the Lord intends to give His people. Number four is there is a reward of a clear conscience. Ito po ay isa pong gantimpala na magbibigay sa iyo ng malinis na konsyensya. No? Kadalasan, ang mga tao na gumagawa ng kasamaan, ang kanilang palusot ay basta wag lang po mahuli. Wag lang tayo mahuli, ayos tayo. No? At kung mahuli, wag kang aamin. Anong klaseng ano yan? Anong klaseng katwiran 'yan? Kaya ang tao lalong lumulubog, lalo po napapasama ang buhay. Pero samantalang ang tao ay susunod at kanyang nanaisin at isa sa pamuhay niya yung salita ng Diyos, yung alituntunin ng Lord, yung batas ng Panginoon, yung patotoo, testimony of the Lord, ang mangyayari ay meron pong gantimpala. And one of it is a clear conscience. Ito ba yung konsyensya na magpapatulog sa iyo na mahimbing sa gabi? Ito po ang sabi ng isang French proverb, there is no pillow so soft as a clear conscience. Wala na pong unan na lalambot pa katulad ng isang konsyensyang malinis. Oh, napakaganda na kung ikaw ay mabubuhay sa lupang ito, wala kang sinagasaang tao, wala kang kinawawa at inisahan or linamangang kapwa, dahil ang kapalit po nito ay gantimpala na isang konsyensyang malinis. Ikalima, there is inner freedom which obedience bring when a man has habituated himself to obedience to God and conscience. Ang tao po ay nagkakaroon po ng kalayaan na magkaroon po ng masayang buhay dahil nasanay na po siya sa katwiran at nasanay na po siya sa pakikinig sa kanyang konsyensya.
Alam nyo, sa mga taong walang kinatatakutan, kahit na yung konsyensya nila ay nangungusap at nagwa-warning sa kanila na maari sila mahulog sa isang krimen o sa kasalanan, tila patay na po ang kanilang konsyensya. That's why it's easy for the man who fears God na yung kanyang konsyensya ay buhay na buhay. Na nakakausap niya ito at ito po ay nagsasabi sa kanya kung siya ay maaring maligaw ng landas. At sa isa po sa magandang gantimpala ng Diyos sa mga tao na mag-iingat ng kanyang salita sa kanilang mga buhay ay yung kanilang freedom o kalayaan makasunod sa kalooban ng Panginoon. So far from living a confined life, he has entered into freedom from the passions and instincts which he will know can ruin life. Bago pa man niya pasukin ang isang gawain o isang trabaho o project, alam niya na ito kung ito'y magpapasama sa kanyang buhay dahil siya po ay nasa tama ng sitwasyon. So, maganda na ang tao po ay nasa kaharian ng Lord dahil nandun rin po ang proteksyon ng Panginoon sa taong sumusunod sa kanya. At ito po ang huli na sinabi po, no, na nakaka-excite po, nakakatuwang mga rewards na pinangako ng Panginoon sa mga taong sumusunod. Siya nga pala po, no, meron pong mga Christians na kung minsan po ay sila po ay namumuhay ng yung sarili nila, sinusunod nila. Isa po sa akin pong paalala sa inyo, especially dun sa mga matagal nang nasabihan na meron kayong ginagawa na alam nyong kasalanan, pero pinipilit nyo, basta kuma-attend naman ako ng church, ayos lang. Hindi nyo ba alam na malinaw na sinasalungat nyo yung salita ng Diyos? At pagkatapos sasabihin nyo, nag-church naman kayo, mabubuhay kayo sa ganyang mga kasalanan. O, ikaw na babae, bakit ka nagpapakalalaki? O, Christian ka pa man din kuno. Sabi mo, ikaw ay Christian ka, uma-attend ka every Sunday nung wala pang ECQ, ay palagi ka nag-church. E bakit ka nang merong binabahay mo, babae rin? E babae kang tao. O, saan sa Bible na nagtuturo ng ganyan? O, tapos sasabihin mo, hindi, nag-church naman ako. Nag-church ka nga, hindi naman tumatalab yung salita ng Diyos sa'yo. Ang parang lumalabas sa ginagawa mo, baka sakali, lumipat ka lang ng ibang church, tatanggapin na yung lifestyle mo. Alam nyo, ang salita ng Diyos ay parang salamin eh. Ang salamin, hindi po nagsisinungaling yan. Magpunta ka sa ibang bansa, gamitin mo yung parehong salamin, magsasabi ng totoo. Kaya hindi ibig sabihin lumipat ka lang ng lugar, sasabihin mo yung mali, naging tama. Malinaw na Brad, sis, kung sino ka man, kilala mo sarili mo, huwag mong lokohin ang iyong sarili. Dahil wala po akong maitutulong sa inyo sa oras na ito. Maliban na paalalahanan kayo, ang gagantimpalaan ng Diyos, makinig po kayo, ay yung nag-iingat ng salita, utos, patotoo ng Diyos. Wala pong makukuhang gantimpala yung gumagawa ng salungat dito. Kaya, gaya nga nasabi ko, maaring ayaw mo itong katuruan ito, kaya napilitan kang pumunta ng ibang church. Pero, kung church pa rin yun na naniniwala sa salita ng Diyos, walang takas eh. Talagang wala kang gantimpala. Yun ang malinaw doon. Kasi ang mga ginagantimpalaan lang ng Lord ay yung tunay na nag-iingat at sumusunod sa Diyos. Huwag mong isipin na ikaw pa masusunod kesa ang Diyos, no? Dahil ang Diyos ang lumikha sa atin, hindi tayo ang lumikha sa Diyos. Remember that. So, ika-anim, ito po yung reward na ang sabi. All these five rewards, no, sa lahat ng limang rewards na akin na pong na-share sa inyo, mga kapatid, there is no doubt that the Hebrew or the psalmist that wrote this
verses would expect material rewards as well. So hindi po talagang matatanggal at hindi po mahirap paniwalaan na part of the rewards that the Lord will give to His chosen people who are obedient to His word, who keep His word and apply His teaching. Ang sabi po, the reward is also come materially. Ang sabi po rito, the reward for humility and fear of the Lord is riches, honor, and life. So dito natin makita na meron pong gantimpala at hindi po malayo na ang tao po na sumusunod at tapat sa Panginoon ay siya po ay nagkakaroon ng promotion, yung kanyang negosyo ay gumaganda. At kung sasabihin nyo sa akin, paano ito, Pastor, tayo po ay humahaba yung ating quarantine, etc., paano ang ating negosyo? Ang akin pong masasabi dyan na antala lang po yan. Naantala rin po yung inyong hanap buhay, yung inyong pong trabaho na pinapasukan na trabaho kung saan man yan, ay panandalian muna ito na antala, pero hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. At kasama po sa kanyang tinatawag na gantimpala ay financial at material. At ganun din sa yung pangangatawang malusog. Praise God. Meron pong magandang verse dito sa Psalm 73:26. Ang sabi po ng sumulat nito, "My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Ang aking katawan, ang aking puso ay maaring mabigo. Ito'y maaring magkasakit. But God is the strength of my heart. Ngunit ang Diyos ang kalakasan ng aking puso and my portion forever. Ang ibig sabihin niyan, in other words, Lord, you are mine forever. Panginoon, ikay akin habang buhay. Alam niyo kaibahan ng ating Panginoon, though hindi ko talaga dapat na i-compare ang Diablo sa Panginoon dahil di incomparable. Hindi pwedeng ihambing dahil malinaw na malinaw sino po ang lulutang, no? Ang Diyos, mga kaibigan, nung tayo po'y humingi ng tawad sa Lord, pinatawad niya tayo sa ating kasalanan. Tinubos niya tayo sa ating mga nagawang mali laban sa Kanya. Yung ating mga utang na dapat tayo ang magbayad ay kinalimutan ng ating Panginoon. In fact, He the one to pay our debts in behalf of us. Siya po ang naghandog ng Kanyang sarili para tayo magkaroon ng kaligtasan. So, ibang-iba po ang ating Panginoon. Kaya ako po ay nananawagan sa lahat po ng mga tao. Maliwanag po. Dalawa lang ang pagpipilian eh. Yung isa, hindi ko na kailangan dagdagan pa eh. Hindi ko na siya kailangan siraan kasi yung kanyang ginagawa, kasiraan niya na eh. Oh. Pero ito ang Diyos na hanggang sa ngayon ay gusto niya lahat bigyan ng gantimpala. You know the title of the message today, My Reward? You know, dapat ngayon pa lang ay atin na pong tinatrabaho ito eh. Kailangan yung reward mo ay talaga matanggap mo. Bakit ka mo? Sa totoo lang, ikaw ba interesado sa reward ng iba? Di ba? Di ba iniisip mo rin, kung may reward siya, may reward rin dapat ako, di ba? Hindi naman sa pagiging makasarili, kundi tayo bilang tao, we want our efforts to be appreciated. Ito sabi ng Panginoon, ingatan mong aking salita, you will receive reward. He offered forgiveness. He offered debt release. No? He offers hope and he offer also salvation, kaligtasan. So, mga kaibigan, in closing, allow me to read a verse in Book of James. Alam nyo, nagkakaisa talaga ang salita ng Diyos. Kanina, in the Book of Psalm, sinabi rito, if you keep the word of the Lord, you will have great reward. Ito naman po, pakinggan ninyo. Sabi po sa Santiago 1:23, three verses lang po ito pong sabi. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in the mirror.
Verse 24. For he observed himself, goes away, and immediately forgets what kind of a man he was. So ito po yung tao na nakinig raw ng salita ng Diyos, pagkatapos ay tumingin sa salamin dahil nga nakinig lang siya, hindi niya ginawa. Pag alis niya po doon sa salamin, nakalimutan niya na yung kanyang larawan. Verse 25, ito po, ang importante. But he who looked at the perfect law of liberty and continues in it, di ba? The law of the Lord is perfect, remember? Reviving or refreshing the heart. Ito, sabi po, ano raw? He who continues in the perfect law, alright, is not a forgetful hearer. Hindi po siya malilimuting taga-pakinig. But a doer. Siya ay tagagawa of the work, of the word. This one will be blessed in what he does. Ang taong ito ay papagpalain sa lahat ng kanyang gagawin. So malinaw po, Old Testament, New Testament, nagkakaisa po. Meron lang po talagang kondisyon. No? At ito po yung keeping the word. You have heard the word time and time again. What have you done with the word? You have to claim your reward. Kailangan tanggapin mo ang gantimpala na hinanda ng Diyos para sa atin lahat. Huwag mong pahintulutan na yung iba merong gantimpala, ikaw wala. Samantalang malinaw naman sa iyo, sa napakapakinggan mo, ang hamon ng Panginoon. Ang sinasabi niya, tayo raw ay kailangan lang maging tapat sa kanyang salita. Yung narinig natin, gawin natin. Kasi kung tayo nakinig, hindi naman natin isinagawa, bakit pa tayo nakinig? No? Nag-aksaya lang tayo ng panahon. Samantalang, ang dapat pala kung makikinig tayo, atin pong gagawin. At pag tayo raw po ay sabi rito, is not forgetful hearer, but a doer of such teaching, is we will be blessed in what we do. Church, the reward is waiting for everyone today. Malinaw po na mayroon pa tayong mga iniisip na ibang mga bagay at malungkot dahil yung ilan gusto na po magtrabaho, gusto na magkaroon ng general quarantine, pero ang ilan ay nasa enhanced pa rin, ay wala tayong magagawa kundi respetuhin natin ang pamamalakad ng ating pamahalaan. Alam nyo, sa totoo lang, napakabilis kasi magkasakit kung ang sakit na ito ay hindi pa po nakokontrol. At pababayaan na po tayo ng ating pamahalaan na lumabas, magpunta sa mall, gawin na yung madalas nating kinagawi ang gagawin. Ito po ay mahirap, pero hindi mahirap dahil kung ikay meron pong alam nyo ang katuruan ng Panginoon, tama lang po itong nangyayaring ito. Hindi tayo nagugulat. Kaya lang ang malungkot po sa panahon natin ngayon, ito pong pangako, ito pong gantimpala ng Lord na dapat po lahat sa atin ay makatanggap nito. Yung iba po ay hindi pinapabukas-bukas pa nila at pinapatagal pa nila. Samantalang ngayon ang oras ng kaligtasan. Nais ko pong paalala sa inyo na you can claim this reward today. Alam nyo, kung kayo ay lalapit sa Panginoon at sasabihin nyo, Pastor, ako po ay isa po sa tumanggap at naniwala na si Kristo ang siya pa ring solusyon sa aking problema, magbibigay ng kaligtasan sa akin. Alam nyo, hindi po kayo mabibigo. Kasi ang Lord, siya po ang nagpapawalang sala sa mga taong humihingi ng tawad. Of course, if you believe, meron pang dapat gagawin. Ano yun? Repent. Ano yun? Be baptized in Jesus' name. And next, you have to be filled with the Holy Spirit. So, napakaganda na matanggap po natin lahat. Kaya nga ang pamagat ng aking mensahe, my reward. You're not concerned about the reward of others. What you're concerned is your own reward. Lahat dapat
matanggap itong reward na to. Dahil ito po'y hinanda ng Panginoon sa lahat ng tao. So maliwanag mga kaibigan na dapat ay angkinin mo ang pangako na binibigay ng Panginoon sa iyo sa oras na ito. Gusto ko pong ilapit din sa inyo mga kaibigan ang new normal na nangyayari sa atin ngayon na bago po tayo mananalangin sa Panginoon ay gusto ko po na isama po natin sa ating pananalangin yung mga tao na mayroon po mga kamag-anak na namatay sa COVID-19. Alam niyo po ang malungkot dyan, wala na pong mga burol, wala na pong mga tinatawag na oras para magkaroon ng mga funeral service. Kinikremate na lang po after a few hours yung namatay. Kaya yung mga relatives, durog po ang kanilang mga puso. They are so sad. Dahil sa panahon natin ngayon, ay nawala na po ng panahon para magkaroon man lang ng grieving or mourning o yung pagdadalamhati para man lang marinig yung ano yung ginawa nung namatay, yung kagandahang buhay na kanyang ginawa nung siya pa'y nabubuhay. Wala na pong ganyan sa panahon natin ngayon, lalo na kung yung namatay ay galing pa sa sakit na COVID. At nakalulungkot po, ay sama po natin ang mga kababayan natin na dumadaan sa matinding pagsusubok na tulad niyan. At sino pa po ang mananalangin kundi yung mga tao na nag-iingat ng salita ng Diyos. Yung mga tao na patuloy na nagiging tapat at sumusunod sa Panginoon. Kaalinsabay rin po na aking pong kinakausap sa oras na ito, yung aking mga takapakinig. No? Matagal na po kayo nakikinig at marahil isa po kayo sa nagla-like, marahil isa po kayo sa supporter ng ating palatuntunang ito, pero sayang po yung like ninyo. Sayang po ang inyong pagtangkilik ng gawaing ito kung tagapakinig lang po kayo. Ang warning ng salita ng Diyos, yung tagapakinig, wala pong reward. Nagkakaroon lang po ng reward yung mga gumagawa. Nung napakinggan nilang salita ng Diyos, in-apply po nila. Tayo po'y mananalangin. Mananalangin po muna ako sa mga kababayan natin na naging karoon po ng malungkot na pangyayari sa kanilang buhay, kanilang kamag-anak, bigla na lang linibing, cremate, at binigay na lang sa kanila, nasa lalagyan na po ng abo. Ipag-pray po natin sila. At isusunod kong ipag-pray po yung mga tao na susuko sa Panginoon. At masasabi ko, yan ang tamang desisyon na hindi ka na nagpabukas pa, kundi ngayon din tinanggap mo ang iniaabot na gantimpala ng Diyos. Dahil ikay nangangako na iingatan mo ng kanyang salita sa iyong buhay at ikay magpapasakop na. Tayo po'y panandali ang manalangin. Panginoon, Diyos na buhay, sa pangalan mong Hesukristo, Lord, hipuin mo ang aming mga kababayan na Panginoon sila'y tumatangis, sila po ay malungkot at wala po silang makausap, Panginoon. Sila'y nakakulong at naka-quarantine. Binagbabawalan, lumabas, ay samantalang sila po'y namatayan pa lang sa oras na ito. At wala po silang makausap na matino, Panginoon. Pero o Diyos, sa oras na ito, kami po, we are praying for them, O Lord. Have mercy and comfort this same people, O Lord, na sila po'y tumatangis at nagdadalamhati. Wala na pong tinatawag na vigil at wala na pong burol, Panginoon, na naipahintulot sa kanilang pamilya. Kaya, Panginoon, sa pamagitan ng inyong Holy Spirit o Banal na Espiritu, Panginoon, hipuin mo ang aming mga kababayang ito, ang aming mga kamag-anakang ito, Panginoon, na mga kababayan namin na nagkakaroon po ng ganitong pagsusubok sa oras na ito. At gamitin mo, Panginoon, ang pagkakataong ito na sila po ay magdesisyon, O Diyos, na sumampalataya at isuko ang kanilang buhay sa iyo, Panginoon, na ikaw lang ang makatutulong sa kanila sa pagsusubok na kanilang dinadaanan sa oras na ito. Akin din po, Panginoon, pinapanalangin ang mga tatanggap sa iyo, O Diyos. Alam namin kung kami tatanggap, kami sumasampalataya at naniniwala na
pero meron pa pong dapat kailangan gawin. Ito po yung magsisi sa mga kasalanan na gawa. Ito ay magpabautismo dapat ang mga taong handang sumuko sa Diyos sa pangalan ni Jesus. But bautismo sa pangalan ni Jesucristo. At ikatatlo, kailangan po siya rin ay mapuspos pa ng banal na Espiritu. Kaya Lord God, hallelujah, hindi po namin alam kung paano po namin gagawin. Akala po namin bubuksan na po, O Diyos, ang churches, Panginoon. Pero nagbago po ang desisyon ng aming pamahalaan. Pero Panginoon, kahit papano, kung meron pa po rito, O Diyos, na handa na pong sumampalataya at sumunod sa iyo, Panginoon, kailangan po bautismohan, ay pag-uusapan na lang po namin, O Diyos, na yung mga taong ito, na sana makipag-ugnayan sa amin, Panginoon, para amin po silang mapuntahan sa bahay at magkaroon na lang po ng service sa kanilang tahanan. Again, maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Dakila ka, Panginoon. Gusto mo, Panginoon, lahat makatanggap ng inyong gantimpala. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin, O Lord. You are mine, O Lord, forever. This we pray in Jesus' name. Amen. And amen. God bless everyone in the name of the Lord Jesus.